Napag-usapan natin ang patungkol sa ginawa nitong Civil Side na pag-cut off sa El Dorado sa may outside world, kaya hindi makapag-teleport directly papasok dito itong sila Rimuru. Pero bago natin simulan itong video na ito, ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tansura Universe. So without further ado, let's get into the video. So tumayo na nga itong si Crimson para i-defend ang El Dorado laban sa threat nitong si Felside sa kanilang buong country. Sumunod naman kay Gi itong dalawang maid ng mga primordials niya. Malaki na naging improvements nitong dalawang to. Pero biglang tumawa itong si Diablo. Sabi niya ay napaka-weak daw nitong dalawa nilang kasama. Wala daw itong mga ito na may itulong sa kanila. Actually, ay hindi daw siya willing na tulungan itong si Crimson. Pero nirerespeto niya daw kasi ang order sa kanya nitong si Rimuru-sama. Kaya ngayon daw ay tutulong siya sa pagde-defend laban sa mga angels. Parang pinapalabas nitong si Diablo sa mga ito na dapat sila na magpasalamat sa kanya. Kaya nasar na naman itong si Lorraine sa kanyang sinabing statement. Pero wala na silang time para aksayahin pa sa pakikipagtalo kay Diablo. Kaya ngayon ay dumiretso na agad sila sa kanilang mga designations. Sila Crimson ang bahala sa may labas ng castle. Habang itong sila Leon Cromwell naman ang magdi-deal sa mga nakapasok dito ng mga invaders. Dito lang muna siya sa loob. Kasi siya nga ay in danger of being manipulated. Kailangan ay hindi siya maging close enough sa Phantom King na si Feldway. Kaya medyo frustrating ito para kay Leon. Nag-order agad si Leon sa kanyang mga magic knights na isil daw nila ang kanilang castle away from the outside world. Kasi mukhang lahat ng mga kalaban ay itong castle ang target. Ang balak ni Leon ay papasukin ang lahat ng mga enemies dito. Tapos isil nga ito para dito lang sa castle niya magkakaroon ng mga battles. That way ay hindi masisira ang kanyang city. And once na naisil niya na nga itong mga kalaban sa loob, ay hihintay niya na lang daw na dumating itong sila Rimuru dito para mapagtulungan na nila itong mga kalaban na ito. Then binigyan din itong si Leon ng order ang mga Knight Commanders niya na tigi-isa daw nitong harapin ang kanilang mga kalaban. Itong mga Knight Commanders nitong si Leon ang kanyang pinakamalakas na mga subordinates. Kaya itong mga ito ang mga gusto niyang gamitin. Ang mga forces nitong si Leon Cromwell ay merong color coding. Ang mga Yellow Knights ang naka-assign sa maintenance ng City Defense Barrier. Ang mga White Knights naman ang naka-assign sa may recovery kapag may mga injured na mga soldiers. Then ang mga Red Knights ang kanilang offensive forces. Kaya itong mga ito ang mga sumugod para i-intercept ang kanilang mga kalaban. Ang kasunod naman ay ang mga Blue Knights. Raiding naman ang specialty nitong mga ito. Pero depending on the situation, ay pwede rin sila maging defensive or offensive forces. Sila ay capable na mag-cover ng mga ganong klase ng weak points. Ang nagbibigay ngayon ng command sa mga subordinates ni Leon ay itong kanyang second in command. Ang pangalan nito ay Al Rose. Then biglang lumuhod kay Leon ang 6 pillars of the demon generals nitong si Crimson. Binigyan kasi ni Gi itong si Leon ng authority para bigyan ng command itong mga demons na ito. Kaya sabi ng mga demons sa kanya ay naghihintay lang daw sila ng order na galing kay Leon sama. Itong anim na mga demons na ito ay tigtatlong subordinates nitong sila Rin at Mizari. Dati silang mga archdemons. Pero nung nag-evolve na rin into awakened demon lords itong sila Rin ay nag-evolve din itong mga ito. Papunta naman into demon peers. Kilalanin natin ang iba sa mga demons na ito. Ang una ay ang leader ng mga subordinates ni Rin. Ang pangalan nito ay Misora. Siya ay isang duklas na demon. Para sila ni Moss. Pero mas malakas itong si Moss sa kanya. But that doesn't mean na mahina itong si Misora. Ang ikalawa naman ay ang leader ng mga subordinates nitong si Mizari. Ang pangalan naman nito ay Khan. Although inferior siya kay Misora, in terms of combat ability, ay pwede pa rin natin siyang i-consider na isang powerful demon. Siya ay kabilang sa may Mikey class. Itong sila Khan at Misora naman ay merong tigdalawang subordinates. At ang mga subordinates nila na ito ay kasing lakas naman ng mga Magic Knights Commander nitong si Leon Cromwell. Pinatulong ni Leon itong mga demons na ito sa kanyang mga commanders para salubungin ang kanilang mga enemies. Kaya wala na yung mga fighters dito. Maliban na lang sa may Black Knight na si Claude. Siya ang natitirang mag-isa na escort nitong kanyang lord. Away nga kasi sila na itong si Leon Cromwell ang target ng kanilang mga kalaban. Kaya hindi nila
na pwede na pabayaan siyang mag-isa. Medyo kabado itong si Claude, habang optimistic naman itong si Alrose sa pagbibigay ng command sa kanilang mga forces. Ngayon, pumunta naman tayo sa mga actual battles. Nagra-rampage na nga agad itong si Vega. Ngayon, sobrang lakas na niya. Ang daming dumating dito para pigilan ang pagra-rampage niya ng sobra. Ang mga forces na pinadala dito ni Leon ay sila Misora at ang apat na Demon Pierce na under nila. Bale lima sila ng mga demons dito, katulong ng White Commander. Ang pangalan naman nito ay Maytel. Ang specialty ni Maytel ay Restoration Magic. Support siya sa likod habang kinoconfront ng mga demons itong si Vega. Isa-isa na nagpapalitan sa pagpunta sa likod itong mga demons nila na ito para magpagaling sa ability ni Maytel. Then once na-healed na uli sila, babalik na uli sila sa may laban. Pero kahit na anim na sila ngayon, hindi pa rin nila magawang manalo. Itong si Vega pa rin ang may advantage sa may laban na ito. Away si Misora, nalugi nga talaga sila. Pero ang problema, hindi naman sila pwedeng mag-back out. Dahil kapag tumakas nga sila, ipopurge naman sila ng kanilang lord na si Guy Crimson. Kaya kailangan talaga nila na i-fulfill ang kanilang mga duties. Para magkaroon tayo ng idea kung gaano kalakas talaga itong si Vega, tingnan natin ang existence value niya. Over 10 million na ang kanyang existence value. Kasing taas na ito ng existence value nitong si Rimuru. Habang ang mga Demon Pierce na katapat ni Vega ay 500,000 on average lamang. And maging si Misora ay umabot lang ng 700,000. Kaya it makes sense na kahit na anim na nga sila, hindi nila ito kinakaya. Kasi kahit na ipag-combine pa natin ang lahat ng mga value nila, hindi pa rin ito aabot ng kalahati ng value ni Vega. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin, ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para maiboost naman tayo ng algorithm.